sa pinakamataas na pagpupuri, paglalhati, pagdakilang pagsamba sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. At nagbibigay rin po ako ng dubling pagalang po sa ating pong beloved pastor, Will Estrada Almeida, the intern prophet of our loving God. At patuloy po natin inaalala ang ganitong aral to ng ating beloved assistant pastor, Lines Almeida, maging sa kanila pong beloved children, and with the family, praise God. At sa inyo lahat, mga kapatid, maging sa ating pong mga bisita, magandang tanghali po sa inyo lahat. Na-save po ko sa banal na ministry po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, September 19, 1995, mga minamahal, sa Dakunang, Cuneta, Astrodome, sa karamdamang leprosy o ketong, mga minamahal, praise God. So bago, mga minamahal, ako po nagkaroon po na karamdamang ketong o leprosy, ako po may karamdamang asthma. At sa the age of 7 years old, taglay ko po ang karamdamang hika. Praise God. At ang karamdamang hika, taglay ko po yan hanggang nagkaedad po ako ng 20 years old, mga minamahal. Talagang tunay napakahirap po ang may karamdamang asthma. Hanggang sa ako po yung nagkaroon ng pamilya, nagkaasawa po ako. Praise God. Asthmatic ko pa rin po ako, mga minamahal. Bagamat mayroon po akong karamdamang asthma, alipin po ako ng bisyo, andyan ang pag-inom ng alak, paninigarilyo, pagda-drugs, pagbe-beer house, mga minamahal, hindi ko maalis sa aking yung kahinaan ko po, mga minamahal. At yun, mga minamahal, hanggang sa napanood ko po ang Jesus Miracle Crusade International Ministry sa television, Channel 13, na nangangaral po ang ating pong beloved Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal. Ang sabi po ng ating pong beloved Pastor Will Estrada Almeida, sa lahat ng mga karamdaman, ipatong niyo ang iyong kamay sa TV at sumabay kayo sa masiling. So yun po ang ginawa ko, mga minamahal. Pinatong ko ang aking kamay sa television at huminga ko ng tawad sa ating pong dakilang Diyos. At sinabay ko sa masiling, i-ginas out ko yung aking karamdamang asthma, mga minamahal. At pagkatapos po na i-ginas out kong karamdamang asthma, mga minamahal ko, nakaramdam po ako ng kaginawaan, mga minamahal, yes, praise God. At parang po may kuryente na gumapang sa aking kamay at tumagos sa aking puso. At doon po lumuwag ang aking hininga, praise God, purihin po ang dakilang Diyos. So nang gumaling aking karamdaman, yun po, binaliwala ko na po ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Balik ako ulit sa bisyo, pag-inom ng alak, paninigo, pagdudroga, mga minamahal. So second time na pagkatawag sa akin ng ating pong pinakamamala Panginoon, yung karamdamang leprosy, ketong, mga minamahal. So nagkaroon po ako ng galis sa mukha, hanggang sa katawan. So akala ko anan lang yung anan. Akala ko yung pikas lang po, mga minamahal. So nagpa-check up po ako sa General Hospital dyan sa may Santa Cruz, mga minamahal. So na-diagnose po ako na mayroon po ako ng symptoms leprosy. Mayroon po akong karamdamang ketong, mga minamahal. So nalungkot po ako, mga minamahal, sa dinarami ng tao, bakit ako pa nagkaroon ng karamdamang ketong? Yung pala may purpose ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. So mga minamahal, tama-tama mayroon pong taga Jesus Miracle Crusade International Ministry na nag-share sa akin ng Word of God. Sabi ko, ito yung Jesus Miracle Crusade na napanood ko sa television. So yun po, sumama po ako sa kanya sa Cuneta Astrodome, mga minamahal. Ang isa ako ay tumanggap sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, nagpapautismo. Tinanggap ko ang ating pong pinakamamahal na Panginoon bilang sariling tagapagligtas, mga minamahal. Yun. Gumaling aking karamdaman, mga minamahal. 1 month indefinitely po ko sa aking pabrika na aking pinapasukan sa Union Industries. Sabi niya, indefinitely bang ang leave mo kasi mayroon kang karamdamang ketong. So yun po, after ng 1 month na aking pong leave, mga minamahal, nagbalik po ko doon sa pabrika na aking pinapasukan. So magpa-general check-up ka muna kung talagang magaling ka na. Kaya karamdaman mo, leprosy, at mayroon siyang komplikasyon sa puso. Mayroon din po kong diabetes, mga minamahal. So after 3 days result na examination po ng doktor, mga minamahal, fit to work po ako, mga minamahal. Man, hallelujah. Fit to work ako. Sabi nung doktor, saan ka pa nagpagamot? Bakit ang bilis naman ang kagalingan ng karamdaman mo? Dumalo ako sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang mahal na Panginoon ang pagaling po sa akin. Man, glory to God. Sige, bukas mag-report ka na sa trabaho mo. Mag-umpisa ka na. So tuwan-tuwa po ako, mga minamahal.
So ngayon mga minmahal, hindi kumpleto kasi nagkahiwalay po kami ng asawa ko dahil sa aking karamdaman kay ito. Humingi na po siya sa Pangasinan. So sabi ko, mahal na Panginoon, hindi po kumpleto ang paglilingkod ko sa iyo kung hindi ko kasama ang asawa ko. So sabi po ng mga kapatid, sabi niya, magpuri ka sa umaga. Damayin mo ang banal na presensya ng ating balapag. Napil mo na ang Holy Spirit. Sabi niya, sabihin mo sa Panginoon kung ang problema mo. Sabi ko, mahal na Panginoon, ibalik mo sa akin ang asawa ko. Hindi kumpleto ang paglilingkod ko sa iyo kung wala siya. So may kumatok sa aming bahay. Pagbukas ko, misis ko, binalik ng ating mahal na Panginoon. Man, glory to God. Hallelujah. Pala kanyang nanay, mga minamahal. Dati-dati pag nag-aaway po kasi kami, sinusundo ko yan sa Pangasinan. Pero noon, pinatunayan ang ating mahal na Panginoon. Sa magitan ng panalangin, pwedeng tawagin ng ating punakilang Diyos ang iyong asawa. Ayun po, mga minamahal. Tuwa-tuwa pa ako, mga minamahal. So ang aking mahal kong asawa, binalik siya sa akin, pero inuusig niya ako. Sabi ko, one time tatawagin ka rin ng ating mahal na Panginoon. Nagkaroon po siya ng tuberculosis. Nagkaroon siya ng eczema, mga minamahal. Sa ako, tinatawag ka na ng mahal na Panginoon. Sabi ko, sumama ka na sa akin, magpabautis mo ka rin. Tanggapin mo ang ating pumdakilang Diyos bilang sariling tagapagligtas. Ari ng iyong buhay. Pagagalingin ka rin ng ating mahal na Panginoon. So yun po mga minamahal, siya po'y sumama sa akin, nagpabautismo, tinanggap niya ang ating pungdakilang Diyos bilang sariling tagapagligtas sa tari ng kanyang buhay. Pinagaling din siya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At ang kanyang pagmumura na sinlutong ng sitsarong baboy, inalis po yan ang ating pungdakilang Diyos mga minamahal. Ngayon binabanggit na niya, praise the Lord, hallelujah. Purihin po ating pungdakilang Diyos, yun po mga minamahal. At nabalik na ako sa aking trabaho, naalis ang aking mga bisyo, alak, sigarilyo, droga, beer house, praise God. At ito ko ngayon, 59 na po ako, awa ng Diyos, buhay na buhay po ako, praise God. Purihin po ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tatay ko po, mayroon po siyang prostate cancer. Dilalaguri po sa gawain ng Jesus, Marco Crusade, nagpabautismo. Pinagaling din siya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lang po, mga minamahal, ang lahat na kapurihan, pasasalamat, kulalatian at ang isa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise God, purin po ating dakilang Diyos.